Okay, good afternoon sa lahat po ng ating kaguruan at sa mga ICT coordinators na madalas gumagamit po nitong ating eSAT. So, ngayon po ituturo ko po sa inyo kung paano po i-export yung ating files mula sa iba't ibang computer at kung paano po i-import yung ating database para po mag-generate po ng ating reports. Okay. So, umpisan po natin doon sa pag-export ng files mula sa computer na ginamit natin sa survey. Okay. So, alam naman din po natin na nandun po yan sa loob ng eSAT folder. So, ito po yung ating folder ng survey. So, papakita ko lang po kung paano i-export at paano po isi-save yung ating database file. Double click lang po natin yan. Okay, ito na po. So, imagine lang po natin tapos na po yung survey na nagawa sa ating school. So, i-gather na po natin yung database. So, ang una po natin gagawin, export po natin yung data. Click lang po natin yung export. Then, i-type po natin yung password at nandun naman din po yan sa ating manual, RPMS manual. Sundan nyo rin lang po yun, hindi na rin po kayo malilito. Pero siguro po, tulong lang po at least kahit pa paano, may visual po kayo nakikita kung paano ginagawa. So, click lang po natin yung export. Okay, so ito na po yung ating files mula dun sa computer na ginamit natin. No? Halimbawa, ito po yung computer na ginamit natin. Then, yung extract files po natin, export files, ito po. Click lang po natin yung save. Kung nasa internal, kung may internal storage po tayo, click lang po natin to. Ang importante po, alam po natin kung saan natin sinisave yung ating database file. So, isisave ko po siya sa aking flash drive. Ito po yung file name niya. Click lang po natin yung save. Okay na po. So, data has been exported into directory ng aking flash drive. Okay, click okay lang po natin siya. So, check natin yung flash drive. So, andito na po yung ating mga files. Ito po yung mga files na na-harvest ko doon sa iba't ibang computer na ginamit. So, just in case na marami kayong ginamit na computer sa inyong survey. Okay. So, ngayon naman po, close ko na po ito, papakita ko po kung paano po i-import naman yung ating database files para mag-generate ng ating summary reports ng ating eSAT. Close ko po muna ito. Okay, so open po natin uli yung ating eSAT folder. Kailangan po natin i-copy-paste yung ating files, database files mula sa iba't ibang computer sa ating database folder na nandito sa loob ng eSAT. So, sa loob po siya ng report package, ito po yung ating database folder. Okay, so dito po natin ilalagay yung files lahat ng ating kinopya sa iba't ibang computer na ginamit natin sa survey. So example po, nakopyawan na po natin at ito na po yung ating mga files. So ikakopy ko lang po siya. Right click copy. Then ipipaste ko po siya sa ating database folder na nandoon sa package. So, meron na po tayong, yan, ito na po. Na-paste ko na po yung lahat ng nag-gather ko na files mula sa iba't ibang computer. So, ang gagawin po natin ngayon, punta po tayo dun sa summary reports. So, click lang po natin ito. Ito po yung summary reports sa labas lang po ng database na folder.
click po natin yan para naman po doon sa pag-import ng ating database files. Wait lang po natin saglit. So, napaka-importante po ng mga lahat ng database files. Dapat sinisecure po natin yun. So, yun yung po, yung naka-Excel file na database. So, kahit saan na pong folder ng eSAT, so pwede po natin i-copy-paste yun at i-open kung naka-save na secure na po natin. Okay, so ngayon gagawin po natin is i-import po natin yung database na kinopya natin doon sa folder. So, para na po ito doon sa pag-generate ng ating reports. Click lang po natin yung import. Then, sinabi niya, this will overwrite the old files. Are you sure? So, click po natin yung yes. So, hintayin lang po natin. Kung medyo marami po yung database files, so medyo mahaba rin pong time niya para i-import. So, hintay po tayo ng mga 2 minutes. Ganun po. Yan po, in-import na po natin lahat ng files from database folder. So, after po niyan, pwede na po tayong mag-view ng ating mga reports. So, ganun lang po kadali yung pag-import ng ating mga files, pag-generate ng ating reports. And so, habang naghintay po, pwede po muna tayong copy-copy. Habang ini-import po natin ang ating files. Hintay lang po. Huwag po mainip, kumuha ng kape at magkape habang ini-import yung ating database file. Yan na po. So, the data has been uploaded. Click natin yung OK. So, check po natin kung na-import na po yung ating files. Kung nag-work na po. Click natin yung demographic summary. Yan, okay na. So, makikita po natin, mayroon pong 12 na male at 66 na female yung nakapag-survey. So, ito na po. So, ganun lang po kadali. So, dito na po yung iba't ibang files na kailangan natin. Yung summary po ng master teacher. Number of master teacher for self-assessment response. Objectives, yung teacher 1 summary. So, yan. Okay na po. So, ganun lang po kadali. Ganun lang po kadali pag-import ng files. So, sana po nakatulong. Sana po makatulong itong ating simpleng video para po dun sa mga na-confuse kung paano i-import at export yung ating mga files sa eSAT. Okay. So, ang importante po, na-secure po natin yung mga database files sa ating mga computer. So, para anytime na kailangan, pwede po nating gawin yung nakita nyo sa video, yung pag-generate ng reports. So, yun lang po. Sana po nakatulong sa mga teachers at sa mga katulad kong ICT coordinators. Maraming salamat po.